Kumusta sa ating mga grade 8 student? Welcome sa School Career 101. Sa video na ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa grade 8 Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig, Aralin 15, ang kabias ng Mesopotamia. Ngunit bago muna ang lahat, kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101 para sa mga future aral videos para sa grade 8 Araling Panlipunan. Magsisimula tayo. Tatalakayin natin ang Aralin 15 at ito ay ang kabias ng Mesopotamia. Sa pag-aaral ng kasaysayan ng Mesopotamia, dapat nating tandaan na mahalaga ang ginampanan sa paghubog ng kasaysayan ng Mesopotamia, mahalaga ang ginampanan ng mga sumusunod na mga lungsod, estado at mga imperyo sa paghubog ng kasaysayan ng kabias ng Mesopotamia. Narito ang iilan sa mga mahalagang lungsod, estado at imperyo na tatalakayin natin isa-isa. Ang una ay ang Sumer na nanirahan sa natumagal mula 3500 to 2340 BCE. Sinundan ito ng mga ng Akkad na tumagal sa Mesopotamia mula 2340 to 2100 BCE. Sumunod naman dito ang Babylon. Ang Babylon na tumagal mula 1792 to 1595 BCE. Nariyan din ang Assyrian. Ang Assyrian naman ay tumagal mula 1813 to 605 BCE. Sinundan ito ng Chaldean. Ang Chaldean naman ay tumagal mula 612 to 539 BCE. Sinundan ito ng Persia. Ang Persia naman ay tumagal mula 539 to 330 BCE. Ngayon ay uunahin nating tatalakayin ang tungkol sa kabias ng Sumer. Sa kabias ng Sumer, tatalakayin natin ang mga sumusunod. Narito ang mga mahalagang bagay na dapat nating tandaan para sa kabias ng Sumer. Una, tandaan na ang mga numandikong Sumer ay namalagi sa mga lupaing sakahan sa Mesopotamia. Ito ay binubuo ng 12 lungsod-estado, kabilang dito ang Eridno at ang Kish. Ang Sigurat ay ang tahanan o templo ng kanilang mga Diyos. Naniniwala sila sa maraming Diyos o anthropomorphic na ang ibig sabihin may katangian at pag-uugaling tao. Tandaan din natin na sa kabias ng Sumer, ang paraan ng pagsulat sa kanila ay tinatawag na cuneiform. Isang hugis sensil, ito ay ginagamit ng stylus at clay at luwad na lapida. Nag-aalaga sila ng mga baka, tupa, kambing at baboy. Madalas ang tunggalian ng mga lungsod estado tungkol sa lupa at tubig, kaya hindi nakabuo ng isang matatag na pamahalaan ang Sumerian. Pagkatapos ng mga Sumerian, sumunod naman ang mga Akkadian. Sa ilalim ito ng pamumuno ni Sargon I, na itatag ang kauna-unahang imperyo sa daigdig, isang pinuno na nagmula sa hilagang bahagi ng Mesopotamia sa lungsod-estado ng Akkad at Agade. Naging mahusay na pinuno rin ang Akkadian si Naram-Sin, na tumagal ang kanyang pamumuno mula 2254 to 2218 BCE. Noong 2100 BCE, ito ay panandali ang nabawi ng lungsod-estado ng Ur, ang parehong pinamunuan ng Sumer at Akkad. At ilan din sa tandaan natin tungkol sa mga Akkad, bumagsak ang dinastiyang Ur dahil sa paglusob ng mga Amorite at Hurrian sa Mesopotamia. Maraming mga lungsod ang patuloy na nagtunggalian, kabilang na rito ang Isin at Larsa upang makontrol ang rehiyon. Pagkatapos ng mga Akkadian, sumunod naman ang mga Babylonian. Narito ang iilan sa dapat nating tandaan tungkol sa mga Babylonian. Nasakop ni Hammurabi ang pinuno ng Babylon ang Mesopotamia. Ilan sa mga nagawa ni Hammurabi ay ang pagsakop sa kaharian sa Hilaga, kabilang ang kaharian ng Ashur. Nagkawatak-watak ang kaharian ng Babylon nang namatay si Hammurabi. Tandaan din natin na sa panahon na ito, nabuo ang tinatawag na Code of Hammurabi na isang batas na mahalaga sa pamumuhay ng mga tao sa panahon ng Babylon o mga tao na naninirahan sa Babylonian.
Noong 1595 BCE, napasailalim ng dayuhang pamumuno ang Babylon, ngunit na ipagpatuloy ang pamumuhay sa ilalim ng mga dayuhang pinuno. Sila rin ay orihinal na nagmula sa hilagang silangang bahagi ng Black Sea. Lumisan sila at nanirahan sa Asia Minor, kasalukuyan ngayon ay Turkey. Pagkatapos ng mga Babylon, nariyan din ang Assyrian. Narito ang iilan sa dapat nating tandaan tungkol sa Assyrian. Noong 1120 BCE, nasupil ni Tiglath-Pileser I na tumagal ang pamumuno mula 1114 to 1076 BCE ang mga Hittite at itinatag ang Imperyong Assyrian. Noong ikasyam na siglo BCE, nagpadala sila ng mga ekspedisyong militar pakanluran upang mapasakamay ang mga mahalagang rutang pangkalakalan at makatanggap ng tributo. Si Ashurbanipal na tumagal mula 668 to 627 BCE ay kinakitaan ng isang maayos na pamamahala sa kanyang panahon. Ang Chaldean ang nagpabagsak sa Assyria sa pamamagitan ng pag-aalsa. At yun ang mga bagay na dapat mong tandaan tungkol sa Assyrian. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang tungkol sa mga mahalagang kaalaman na dapat mong tandaan para naman sa Chaldean. Ang Chaldean ay si Nabopolassar na tumagal ang pamumuno mula 612 to 605 BCE ang nanguna sa pag-aalsa laban sa Assyria at nagtatag ng panibagong imperyo. Si Nebuchadnezzar II na namuno mula 605 to 562 BCE, anak ni Nabopolassar, ang nagpabagsak ng mga natirang hukbo sa Assyria noong 609 BCE. Si Nebuchadnezzar II ang pinuno ng imperyo nang natamo nito ang rurok ng kadakilaan. Siya rin ang nagpagawa ng Hanging Garden sa Babylon na isa sa kinikilala bilang Seven Wonders of the Ancient World. Noong 539 BCE, ang Babylon ay nilusob ng hukbo ni Cyrus the Great ng Persia hanggang tuluyang naging bahagi ng mas malawak na imperyo na mga Persian ang Mesopotamia. Pagkatapos ng Chaldean, ang Mesopotamia ay napasakamay ng mga Persian. Narito ang iilan sa mga bagay na dapat nating tandaan na mga kaganapang nangyari sa kabihas ng Mesopotamia sa ilalim ng pamumuno ng mga Persian. Nagtatag ng isang malawak na imperyo ang mga Persian na tinatawag na Imperyong Achaemenid. Nasa Persia, kasalukuyan ngayon ay Iran, ang sentro ng imperyong ito. Sa ilalim ni Cyrus the Great, na namuno mula 559 to 530 BCE, nagmulang manakop ang mga Persian. Napasailalim nila ang mga Medes at Chaldean ng Mesopotamia at Asia Minor. Kasalukuyan ngayon ay Turkey. Si Darius the Great na umabot ang pamumuno mula 521 to 486 BCE, umabot ang nasakop niya hanggang sa India, na magiging aralin din natin sa mga umaabot na panahon. Naging epektibo ang pangangasiwa ng mga pinunong Persia sa kanilang imperyo. Hinati ang imperyo sa dalawang lalawigan o satrapi at pinamahalaan ng gobernador o satrap. Nagpagawa din dito ng isang royal road na tinatayang may habang 1,677 milya o 2,699 na kilometro mula sa Sardis hanggang Susa. Napatanyag din ang mga Persian sa pagsulong ng relihiyong Zoroastrianism na itinatag ni Zoroaster. At yon ang mga bagay na dapat nating tandaan tungkol sa kabias ng Mesopotamia. Kung hindi mo lubusang naintindihan o kung may mga bagay ka na nais linawin, maaari mo ulit panoorin ang video para makapag-review ka o makapagbalik-aral ka. Ngunit ngayon ay kailangan na nating sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa pagkatuto. Unang katanungan,
Dapat mong malaman kung paano nagsimula at nagwakas ang kabiyas ng Mesopotamia. Sino-sino ang mga pinunong na mahala sa imperyo? Pangatlong katanungan, ano ang naging paraan ng kanilang pamamahala? At pang-apat, bakit sinasabing sa kasaysayan ng Mesopotamia ay ang pag-usbong at pagbagsak ng mga kabiyasnan? Ulitin ko, bakit sinasabing ang kasaysayan ng Mesopotamia ay ang pag-usbong at pagbagsak ng mga kabiyasnan? Maraming salamat. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101. Pwede mo itong i-binge watch mula aralin 1 hanggang aralin 15 para ikaw ay makapag-review para sa iyong mga major exams, nang sa ganon ay magkaroon ka ng magandang score sa inyong mga majors exam para sa araling panipunan kasaysayan ng daigdig lessons. Magkita-kita tayo para sa aralin 16. Maraming salamat!